귀신아귀신아말고귀신가라말고Sana gabayan si Ariel ng mga ilaw na yan. Pabalik sa atin. Kung totoo may kinalaman ka man sa buhay ko! Kung ikaw man ang ganit sa kanya sa akin! Kung sa'yo man ang galing ako, anumang meron ako, kami mag-ina! Bakit nagkaganito? Bakit siya nagkaganito? Ngayon mo patunayan! Patunayan mo! Ngayon mo patunayan sa akin! Pagalingin mo siya! Gisingin mo siya! Pagalingin mo siya! Gisingin mo! Narinigin mo ba ako? Pagalihin mo siya! Anak, tama na. Kisingin mo siya. Anak ko, tama na. Tama na, Nancy. Nagawa mo ng lahat ng dapat mong magawa. Delikado pong buhay ng mami ko kay Beth Samson. Sinabi ba ng mami mo kung saan sila pupunta? Wala ko. Plate number ng kutsi, nakuha niyo ba? URD322 po. Huwag na kayo magpanik. I-blatter ko kagad ito. At saka, anong magagawa ng isang babae sa kapwa babae? Hindi niyo sila kilala. Itatawag ko na lang ito sa lahat ng headquarters. Sige, umuwi na kayo at magpahinga na. Kami nang bahalang maghanap sa kanila. Basta huwag mong tigilan ang pagtawag sa cellphone. Ako hindi ako titigil ng paghahanap.
Recuerdo de amor. Bakit mo pinapupunta si Maningning sa bahay? Ano namang masama doon? Natatandaan mo yung buntis. Oo. Yung hinawakan niya yung tiyan. Ng anak na. O ano naman ngayon? Natural, buntis, mga anak. Paglabas ng bata, patay. Maningning! Lumabas ka! Ano ginawa mo sa asawa ko? Maningning! Lumabas ka rito! Papatay kita! Hoy, bro! Lumabas ka rito! Pitawan mo yan! Bro! Pitawan mo ako! Pitawan mo ako! Lumabas ka rito! Papatay kita! Walang iya ka! Ano bang kasalanan ko sa inyo? Wala akong ginagawang masama! Lalapit kayo sa akin, tinutulungan ko kayo. Pero bakit para akong hayop kung itrato ninyo paglaruan sa mga usapan ninyo? Kung may nangyari man sa sanggol sa sinapupunan ng asawa mo, kasalanan niya yun, hindi ko kasalanan. Sinabi ko na sa kanya, masama ang lagay ng bata. Kaya kailangan niya na magpatingin sa bayan. Pero anong ginawa niya? Mas inuna niya pa ang pakikipagsismisan at katinandila niya. Ngayon kung meron pumatay sa anak mo, hindi ako yun. Ang pumatay sa anak mo, asawa mo. Hindi ko kasalanan yun. Naiintindihan mo? Maningning! Bakit? Bakit? Sa susunod na lapitan mong anak ko, sa'yo ko sasaksak ito! Tapos na. Tapos na ang paghihirap ng damdamin ko. Napaghiganti ko rin sila Edwin at Johnson. Magsisimula na rin tayong mabuhay pare-pareho. Pati na rin si Josepina at si Antonio. At kung saan man naroon ngayon si Paolo. Tapos na ang maliligayang araw ni Greta. Pinagbayaran niya na lahat ng kasalanan niya. Siyang pumili ng kanyang katapusan. Nakatatahimik na rin ang anak ko. Magpapaalam na rin muna ako. Mabuti siguro sa probinsya muna ako. Doon muna ako magpapalamig. Mahirap ang sitwasyon ko rito. Reden, maraming salamat sa tulong mo. Maraming salamat din sa inyong dalawa. Kayo po ang nagbigay sa akin ng mga anak ko. Regalo niyo po sila sa akin. Huwag niyo po silang pababayaan. Kayo lamang po ang pwede naming asahan. Nay! Nay, gumising na siya, Nay! Nay! Naririnig mo ba kami? Patandalim. Huwag kang makalala. Halipas ka. Patandalim. Wala akong makita. Huminahan ka, Iho. Sino kayo? Saan ako? Ba't wala akong makita? Ano nangyari? Ha? Asan ako? Sandali. Wala akong makita. Wala akong makita! Ba't wala akong makita?
amin ka na muna tumira. Delikado kung babalik ka sa mansyon. Hindi ka titigilan ni Greta. Katulad ng ginawa niya kay Ariel. At saka, mahalaga ka kay Ariel. Lahat ng minamahal niya, mamahalin ko. Gusto ko pagbalik niya, kompleto tayong sasalubong sa kanya. Hindi ko tatanggihan ang inaalok ninyo sa akin. Pero babalik lang ho ako sa mansyon sandali. May tatapusin lang ako doon. Nakakuha po ako ng 2 buwang bakasyon, inay. Dito muna po ako. Si Luisa dito rin titira. Talaga ho, inay? Si Ariel at Francis na lang ang kulang. Nay, nagkausap na po kami ni Tay. Pinagsisisihan ho niya ang lahat. Hindi ganun kaikli ang 20 taon. Kung ganun kadali para sa'yo ang tanggapin siya, hindi ako. Nay, alam ko pong matatagalan bago niyo tuluyang mapatawad si Itay. Pero sana bigyan niyo siya ng pagkakataon. Nasa loob ka ng simbahan. Nasa labas ako. Magkaiba tayo. Huwag mong hingin ang hindi ko kayang ibigay. Recuerdo de amor. Wala pa si Mami. Nag-aalala na ako. Kasama yun si Janice. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala magpahanap sa kanya. Balitaan niyo po ako agad ako. Ako rin. Balitaan mo rin ako pag may narinig ka sa kanya. Sige ho, tita. Luisa, nakalabas ka na pala. Si Tita Greta, kailangan ko siyang makausap. Si Mami, nawawala si Mami, hindi pa umuwi. Nag-aalala na nga ako, baka ako ano nangyari sa kanya. Aalis na kami dito. Kukunin lang namin ni Maymay ang ilang gamit namin, kaya kami napataan dito. Nag-alok si Nanay Josie sa amin at doon muna kami tumira sa kanila. Habang hinahanap pa namin si Paolo. Si Ariel. Wala akong magagawa. Kung silang pipiliin mo sa ngayon. Matagal kami tumira sa bahay na ito. Pero I'm sorry. Wala akong nararamdaman sa pagkawala ng nanay mo. At sana, patawarin ako ng Diyos. Kung mag-isip ako na sana nga, tuluyan na siyang mapahamak. Masakit mawala ng minamahal sa buhay. Maghahanap kami kay Paolo. Kahit hindi namin alam kung makikita pa namin siya o hindi. Wala kasi ang natuwan kung buhay mo siya. Huwag ka magpaibaitan sa akin! Huwag ka! Alam ko kasama!
gagawin niyo. Gusto na namin mabuhay ng matahimik ni Paolo. Pero bakit ayaw niyo bigay sa amin yun? Isa, patawarin mo. Patawarin mo. Sige ho. Magpapaalam na ho ako. Dadaling ko pa yung bangkay ni Grace sa Iloilo. Mag-iingat ka, ha? Maraming salamat ho sa lahat ng tulong niyo sa akin. Bomba raw ang pinagmulan ng sunog sa pabrika sa Novaliches kamakalawa ng gabi. Ito ay ayon sa huling pagsusuri ng Eastern Police District. Tinatayang umaabot sa 5 milyon ang pinsalang ginawa ng sunog. Kung ano ang dahilan sa pagbagsak o pagsabog ng pabrika, hanggang ngayon ay hindi pa ito nalalaman. Wala lamang nai-report na namatay o nasaktan sa nasabing insidente. Ito po sa Oliver De Jesus, nag-uulat. Nasaan ang katawan ni Greta? Buhay pa siya. Thank you.